Okay guys, so tingnan natin itong Nolan N88 Mandrake version. So isa sa mga unang nagustuhan ko dito sa helmet na to, diretso na tayo agad, is paano magbukas itong visor. So buksan natin yung kanyang visor. So meron siyang mode na hanggang dito lang. So hindi siya bukas na bukas. Hindi katulad ng ibang helmet na pag binuksan mo, nandito na agad. And dito ang kanyang chin bar tsaka ang chin vent, so up and down lang, no? And here nandito yung ating vent sa ulo, so easy lang din siya. Mapapansin nyo talaga high quality yung pagkakagawa, hindi siya yung parang malambot na nai-slide lang na balik-balik na ganun. And syempre yung overall design. So kung titingnan niyo yung overall design ng ating helmet, makita niyo yung pati yung spoiler niya sa likod. And makikita niyo dito, made in Italy. And made in Italy, Nolan Group. So pati dito sa baba, yan, meron siyang made in Italy. Tapos nandito rin yung size. Tapos meron din siyang ICC sticker. Dito naman sa ating visor, so ang visor niya, yung sun visor, ganyan lang siya. Tapos, pagka pinindot nyo to, babalik siya sa dati. So, demo natin. So, ayan ang visor. And, bababa natin yung kanyang visor. From here. So, ang ganda pa sa visor niya is, kontrolado mo rin. So, isang balik lang siyang ganon. Tapos, kung gusto mo siyang ibalik ulit, pwede ka yan, yung nasa taas lang siya, pwede mong mas baba ng konti hanggang sa todo na siya. So, dun sa pinaka-todo niya, yan, yan na yung maximum niya. So, halos nasa ilong mo na. Yan, pagbabalik mo siya, isang beses lang. O, diba? Galing. Ito naman yung fully open niya. So, bukas na bukas. And ito yung kanyang chin bar. Meron din siyang mga parts na meron siyang tornilyo. May gitan yung ganyan, kabilaan. And syempre, meron na rin siyang pinlock. Actually, yung pinlock, pwede niyong palagay ito pag binili niyo na siya. And yung pinlock niya talaga is, I guarantee you, wala talaga siyang hamog. Effective talaga yung pinlock niya. And ito naman yung, ano natin, so, video ako ng isang kamay. So, pag nalock na siya, easy access lang siya ng tanggal. So, hilayan mo lang to, tatanggal na siya. Ito na yung strap niya, sa chin strap. Ang ganda rin sa kanya is meron siyang emergency liner pull out, yung pang pull out ng liner. So, kunwari na aksidente ka, and kailangan mong alisin yung helmet mo na hindi na i-injure yung iyong leeg, hihilain mo lang tong dalawang to at kusa nang matatanggal yung liner niya. So, yun. Kita nyo? Hihilain mo lang siya. Tanggal agad ang liner. So, tingnan naman natin yung interior. So, ang interior niya, makikita nyo yan. Meron siyang red na pads. Yan. And meron siyang QR code. Dito nyo malalaman kung legit ang inyong Nolan. Siyempre, yung Encom na logo. And dito po sa bandang denga, meron siyang allowance kung gusto niyo maglagay ng intercom. So, kabilaan po yan. We have here sa left side niya, tsaka syempre sa right side. Ayun po. And syempre, adjustable din ng strap. Kung kayo po ay mahaba ang inyong mukha, pwede niyo pong adjust ito para sumakto po sa inyong baba. So, as mga perks po ng mga helmet, ang hindi ko lang masyadong nakulangan ako dito ay sana meron din siyang lock. Kumukha lang sa mga HJC. Kasi ito, pagka in-open ko siya, pabubuksan ko siya. Hindi ka mukha ng mga ibang HJC na helmet. Meron silang lock dito, yung nasa switch. Na pagka naka-switch off siya or naka-lock, kahit anong gawin mo, hindi yan mabubuksan. So, added safety rin yun sa semplang kasi hindi mabilis magbukas yung visor. Kaso nga lang, dito, hindi siya present. So, pero ang ganda naman dito, matigas. Ang matigas ang visor niya, hindi mo rin siya basta-basta mabubuksan din kasi. So, kaya siguro hindi na rin nila nilagay ng ganun. Pero if nilagay nila ng ganun, mas maganda.
and gawa ito sa Lexan material, polycarbonate. So, ang weight nga pala ng helmet na to ay, so ayan, made in Italy. Ito po ang kanyang weight, 1.65 grams. So, approximately 1.7 kilos. Actually po, kung titingnan nyo, parang ang bigat niya for a full face helmet. Pero actually po, pag sinuot nyo, honestly po, hindi siya ganun kabigat. And makukompare ko yung pakiramdam sa mga helmet na 1.5 or 1.6 lang talaga. So kahit 1.65 ang grams, hindi nyo po mararamdaman. Ang ganda po kasi talaga ng material. So ayan po. Up. Tapos. So yung last mabig dito, yung medyo malakas yung pagitan niya dito, yung bagsak niya. Yun. Kaya siguro hindi na rin nila nilagyan ng lock na kamukha ng mga sa HGC. So okay na rin. Mukhang sturdy naman ng pagkakagawa. Kaya ang ganda ng ganyang siwang lang. Yung gusto mo may hangin na pumapasok. Kung ayaw. Kasi aminin na natin kahit ito pa yung mga chin vent. Hindi naman talaga malaki yung hangin na nandito. Diba? Isa rin sa mga nagustuhan ko dito yung styling. Oh. Ito, lagayan siguro pag gusto mo mag motovlog. Meron kang lagayan dito ng ano yung mga hunk, diba? Pwede kang mag-video, ipaglagay ng GoPro. Next natin, nahanapan natin to kung meron siyang ganun na specifically for Nolan N80-8. And syempre dito Nolan, ang laki ng Nolan na logo. Tsaka lilitaw dito, Lexan material, polycarbonate, kabilaan. And ganda po dito sa helmet na to, ang dami yung pagpipiliin na colors. Punta lang po kayo sa motoworld.ph. Marami pong iba-ibang kulay. And ito pong itsura pagka fully open. And pagka sasara nyo po siya, madali po siya. Kahit ganun lang, madali siyang bumagsak. Siyempre, yung dito lang po na part, mas marami siyang tad. Mas malakas yung tad niya. So, ayan po, E3. So, ayan po, proof na ito'y na-test sa legitimate na testing center. And lastly po pala, si Nolan po ay ECE 2206 na po. So, ang kanyang standards ay bago na po. So, yun po guys, ECE 22.06 na po siya. Hindi na po siya 22.05. So, mas advanced na po yung safety rating niya. Bago standards na po ang testing niya. At yun po ang ating quick demo or quick review ng Nolan N88. Kung meron po kayo mga questions, comment down below na lang po. Like, share, and subscribe. Bye-bye!